Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking garahe. Ipapakita ko at ituturo ko po sa inyo kung paano gumamit ng tire changer, yung ordinary lang po, yung iisa lang yung arm. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, ipapaliwanag ko lang muna sa inyo isa-isa kung paano gagamitin tong tire changer. Meron siyang tatlong pedal sa baba. Ayan yung mga drawing niya. Ang sa bandang kanan, pag tinapakan mo yung pedal, ito yung sa mag-prepress doon sa goma. Ayan. Tapos yung gitna naman, ayan yung pedal. Dito naman sa ano, yung mag-clacklam doon sa rim. Ayan. Ayan. Ayan yung maglalak. Ayan. Ito naman yung sa bandang kaliwa. Ayan. Pag tinabakan mo yung pedal, yun naman yung iikot. Ayan, iikot siya. Ayan. Dito naman sa ibabaw, ito na yung arm. Ayan. May lock siya dito. Ayan. Tapos binababa yan. Depende sa size ng mag wheels na i-install mo. Ayan. Tapos eto meron din siya dito. Ayan, kung gaano yung layo. Ayan, mag-umbisa na po tayo. Ang tire changer ay pinapatakbo ng kuryente at saka hangin. Kaya meron akong maliit na compressor. Ayan. Ang sa hangin, siya yung nagpre-press doon sa rim. Ayan. Ang sa kuryente naman, ayan naman siya. Yan yung nagpapaikot. Ayan. At saka yung gitna, ayan naman yung hangin. Yung mag-clacklam. Ayan. Pag tayo gumamit ng machine, kailangan naka-PPE tayo. Personal protective equipment. Kailangan po naka-safety shoes po. Ayan. At saka ito, yung sa tenga. Ayan. Kasi pag umandar yung compressor, maingay. Ayan. Ito siya. Hearing protectors. Ayan. At saka yung gloves ho. At saka safety glasses. Ayan, safety glass. Ang gagamit ng tire machine po ay kailangan maingat. Nakakadisgrasya po ito at nakakamatay. Nakakabulag. Ay, nakakabingi. Pwede kang mabalian ng braso o kaya maipit yung mga daliri mo. O kaya yung lakas ng pressure nung hangin, sasabog yung goma o kaya yung rim, nakakamatay po siya. Kaya kailangan maingat po tayo. Use alloy wheels lang yung ating i-install. Pero mga baguhan dyan na gagamit ng tire machine o kaya yung gustong matuto po, ang unang ginagawa dyan ay kailangan tinitignan, chine-check yung kondisyon ng mag wheels kung merong crack ba sa harap o kaya dito sa loob niya. Kasi kung once na may crack, delikado po yun. Pag hinangina mo, may tendency na sumabog, masasabugan ka, nakakadisgrasya po yun, nakakamatay. Ayan, papaikutin ganyan, titignan yung mga dito. Ayan. Tapos, yung loob. Kasi kadalasan pag nasasaldak sa lubak, nagkakaroon ng oblong to o kaya yung nagcrack-crack, hindi na po pwedeng i-install yun o kaya gagamitin. Nakakadisgrasya po yung paghinanginan. Sumunod yung goma. Kailangan titignan mo yung mga sidewall. Ayan, pipisain mong ganyan. Tapos kung may mga crack, ayan, titignan mo kabilaan. Ayan. Pipisain mo ganyan. Pag pinisa mo, makikita mo yung crack.
batok. Ayan. Papaikotin mo rin. Titignan mo kung may mga crack ba. Ay, may tinamaan ba na bakal. Tapos susunod, titignan mo rin kung may sugat. Ayan. Kung meron siyang crack, papaikotin mo siya. Ayan. Kabilaan. Bago i-install. Ayan, kailangan din titignan mo yung expiry date ng goma. Ayan, 2816. Di po pwede pang gamitin. Meron pa siyang isang taon. Ayan yung 28. Mahalaga po ito sa tireman. Lalo na dito sa bansang Canada, kung may nangyari na aksidente, sumabog yung goma at nadisgrasya yung customer na ginawa mo yung goma niya, kasama ka, ikaw ang mananagot dyan. At saka yung tread, yung lalim ng tread. Ayan. Sinusukat dito sa bansang Canada. Pag manipis na, hindi na po pwedeng gamitin. May sukat siya. Ito, nasa 85% to 80%, kaya po pwede pa siyang gamitin. Iklam na natin. Ayan. Ayan, gita. Yung sa arm, dalawa lang ina-adjust. Ayan, dito at saka doon. Ito yung layo, ito yung baba doon sa mag wheels. Umpisan natin dito. I-adjust na natin yung arm. Ayan. Kailangan nasa tama. Ayan. Tapos yung dito, yung layo. Bago natin ikabit yung goma, paikutin natin. Ayan. Malayo na siya. At saka yung tire bag, kailangan nasa ilalim. Yan. Bago natin i-install yung goma sa rim, ginagamitan ng tire mounting lubricant. Ibig sabihin, lalagyan ng pampadulas tong rim at saka yung eto yung labi ng goma para hindi siya mapupunit. Yan. Meron siyang brush. Yan, lalagyan natin. Yung lubricant o kaya yung pampadulas na gagamitin ay hindi po pwedeng use oil, langis, grasa, o kaya yung shampoo, o kaya yung sabon. Yung rubber po, yung goma, rumurupok siya. Kaya kailangan yung... Yan. Tire mounting lubricant. Ayan. Tech po siya. Made in USA. Lagyan na natin ng lubricant. Ayan, dito. Yung rim. Ayan. Ayan. Tapos, pagkatapos, para ano, dito sa may pito ka mag-umpisa. Para pag-ikot, alam mo kung saan ka hihinto. Ayan. Ayan na yung time valve. Ayan, dyan tayo nag-umpisa. Dyan din tayo matatapos. Sumunod na lalagyan ng lubricant yung mga labi ng goma, kabilaan. Pero ang tamang procedure po nito paglalagay, hindi pinapatong dito sa mag-wheels. Ipapatong mo tapos saka mo papaikutan. Kailangan ho nasa lapag. Kasi pag bago ito, nagagasgas yung pintura o kaya yung chrome o kaya yung top coat niya. Paglagay ng lubricant sa goma. Ito. Yan. Yung labi. Paikot. Ayan. Ayan. Kabilaan po yan. Ayan, kailangan ang tire valve nasa ilalim na itong arm. Ayan.
para pag-install mo dun sa goma, hindi siya tatamaan yung ilalim para hindi mapuputol yung puwet ng tire valve. Ayan, nasa ilalim yung ano, yung tire valve. Ayan, dun sa RV. Ayan. Ayan, hindi tinatamaan yung labi ng rim. Sumunod na step, ito yung arm. Kailangan yung tire valve nandito naman sa gitna. Naka 6 o'clock para pag-ikot niya, eksaktong pag-ikot, pasok na, hindi tatamaan yung rubber, yung tire valve, para hindi siya masisira. Ang tamang paglagay nito ay ginagamitan ng sungkit. Ayan. So, sungkitin mo dito. Ayan. Ito yung pito niya, naka 6 o'clock. Tsaka, iikot. Ayan. Tapos to, kailangan naka-close yung ano mo. Tapos to, malambot lang yung goma, kaya po pwede mong gamitan ng kamay. Ayan, ganyan. Tulak pababa. Ayan. Ayan na yung pito. Eksakto, pasok na. Ayan. Ito pa yung isang paglagay. Ayan, nandito yung pito, naka 6 o'clock, sungkit. Yung kamay, nakaunat na ganyan. Huwag pa ganun. Kailangan nakaganyan. Yan. Nakasunod doon sa mag-wheel, sa may goma. Para hindi maiipit yung kamay. Ayan. Tulak pababa. Ayan. Huwag bibitawan yung bakal. Ayan. Eksakto. Nandito yung pito. Pero ito yung pinaka the best na masanay. Kailangan masanay. Dalawang bar ang gagamitin. Kasi once na matigas tong goma, hindi mo siya mapipigas sa kamay. Dalawa. Ayan. Sungkit. Ikot. Susungkitin mo yung isa dito. Ayan. Doon sa ilalim ng bar. Sabay ikot. Ayan. Huwag mong bibitawan. Ayan. Ayan. Naikabit na. Dalawang bar ginamit. Sungkit. Ayan. Tapos na po. Ayan, naikabit na natin, na-install na natin. Tanggalin na natin yung pagkakaklam sa tire changer. Ayan, yung gitna. Tatapakan yung pedal. Ayan, bubuka. Ayan, hahanginan na natin, ibababa natin. Ayan, tapos na po. Kailangan maingat po tayong gumamit ng tire machine. At saka, kaya natin ginagamitan ng tire machine para maprotektahan natin na hindi mapunit yung goma at saka yung magwheels hindi magasgas. Kasi tubeless siya. Wala siyang interior. Karagdagan ho. Bago natin ikabit sa sasakyan, nalagyan na ng hangin. I-check mo na ngayon kung meron siyang bukol, meron siyang mga crack sa ibabaw at saka sa likod. Ayan. Bago ho ikakabit doon sa sasakyan. Kasi pag yung goma na walang hangin, mahirap makita kung meron ba siyang sira. Kailangan meron siyang hangin naka-install sa mag-wheels o kaya rim. Salamat sa panunood. Ayan. Banawi Redby po.